and Team Ben. Ayan, magandang gabi guys. Ay, naku, napakalakas ng boses natin. Pero anyway, naku, napapalapit yung ating DPC point system. Pero eto, magkakaano muna tayo dito sa ESL na Clash of Nations. Ang lakas ng mic ko ha. So kami nga pala yung makakasama yung casters for the series. Itong Team Amplify and Execration, nakatutok tayo ngayon sa mga Filipino teams. No, buti nga at na-champohan din natin na mga Filipino teams talaga yung maglalaro. Siyempre, support ang tunay din, no? Support ang tunay para talaga sa local teams. But then for Execration, they are making waves since yung Execration, palagi na silang nagiging contender. Nung USG, sila yung nasa semifinals. And then ngayon, Amplify, tahimik lang. But then Amplify, hindi natin na matitext to sa kanila na nandiyan pa rin si Santino. Yung, tsaka nung open qualifiers para doon sa TI9, diba? Sila din yung mga kasama na top 5 or top 4 teams. Kumbaga. Yes. Kaso nga lang, hindi din pinalat. Pero tingnan naman natin yung comeback nila eh. Kumbaga naging maganda na yung run nila nun eh. So, Execration, pinagaga dito yung Morphing at saka Shadow Demon at saka Abaddon. While Amplify, Earthshaker, Faceless Void, Apparition. Yung ano eh, yung Execration, recently yung talagang nagpipick ng ano eh, Faceless Void palagi ng first two picks eh. Pero ngayon kinounterpick siya bigla ng Amplify. Pero kasi Execration, hindi naman natin kasi mapipick yung ano eh, yung Faceless Void ng Execration. So kinuha na lang din ng Amplify. Kasi Execration, winners pick nila Morphling eh. And then na-pick na lang din nila yung Earthshaker. Kasi syempre ayaw mo naman na din na magkasama pa yung Morphling and Earthshaker. So malakas na malakas dito sa side ng Execration. At dito natin malalaman kung mid lane na ba to or off lane muna unahin nila. Pwede, pero ginawa nila na Abaddon to na off lane dati. And pwede pa din sila dito nga mag-pick ng Mirana. Or na-brand pala yung Mirana. Pero open na yung ano pa ba pwede i-combo nila. Pwede pa dito mag-pick ng, I think, Execration na Leshrac. We'll see. Amplify, ang lakas ng kanilang opening, no? Meron silang Chronosphere agad, tapos may sarap agad ng Apparition dito. Combo talaga agad yung agad gusto nilang ibigay, eh. Gusto dito ng Amplify. Kumbaga, burst down. Kasi yun naman din talaga yung kailangan na meron yung team nyo para din ma-burst down yung Morphling, eh. So, ngayon, Execration. So, nauubusan po sila ng oras dito. Sa kanilang picks. Pinag-iisipan nila eh. Pwede naman i-copy. At yan na guys. Magandang gabi po sa inyong lahat guys. Share nyo guys yung aring stream. Share nyo na guys. Shoutout kay Banjo Hernandez. Sabi lang na gano'n. Biglang nag-tag sa ating mga... Thank you. Pwede naman i-copy. Pero syempre yung fact na talagang magkasama pa sila sa team. Yung power spike na pwede niyang ibigay. Nung dalawang yun para sa team eh. Yun yung ano eh. Mahirap. Slardar. Okay, offlaner nila na Slardar. And nilabas agad dito itong pack na posibleng mid lane or off lane. Pack ngayon na nerf pa yung pack, na buff yung pack ngayon ah. So titingnan natin. Yung wala silang panghuli ng pack and I think Amplify, maganda ng pick nila. Isa pa itong pack si Santino nagdadala sa Dota 1. Ayun. Dota agad to si Santino ng pack eh. 10 seconds so, remaining. So posibleng pack na agad to na mid lane para kay Santino. 5 seconds remaining. Dire Team back. 4 na agad to Earthshaker. 5 na yun siya na Apparition. And talagang yung Amplify, no? Yung talagang yung picks nila, yung usual picks lang kumbaga na mababasa mo agad kung ano yung Team kung saan lane yung mga heroes na pinick nila. Pero malay naman natin. Malay, minamind games lang din tayo ng mga to, no? Dito natin malalaman ngayon kung ano ang lane nitong kanilang pack. Well, nasa kanila ngayon ang last pick. Actually, ang binan dito ng Execration is puro mid lane silang dalawa. So, nag-aano pa rin sila, nag-anticipate pa rin na si Santino. Posibleng malakas pa rin yung ipipin nila dito. Kasi si Santino so far ang nagdadala sa side ng Amplify, di ba? Sa mid lane siya yung nag-ipipin. Mga heroes niya talaga yung pinagbaba na Execution. Talaga sa kanya nag-focus nga, o nga, no? Sa kanya lahat. And, eto. Isang minuto pa naman. Pero, ayun naman.
Okay, pack. Santino pack nga pala to, guys. Yep. And Nature's Prophet as the offlane for Amplify. And for Execration, few heroes to counter out this pack. They have the Dragonite. They have yung mga makukunat Kungka. Wala na yung Kungka din eh. Pwede pa magkipig dito yung Execration team verso ah. Kasi hero din to ni ano ah. Hero din to ni Nico. Kasi last, di ba, na ginawa niyo yung team verso, binugbog si Armel. Nico na mid laner, tapos dumidiretso hanggang tier 2 tower, no? Uy, Naga Siren! Mid lane Morphling. Ay, mid lane. Oo nga, mid lane Morphling. So, si Palos ang magiging Naga Siren. So, medyo greedy yung pick ng exit dito. Isa dyan magigive ng space para sa kanilang team. And maganda din yung pick na Naga Siren kasi to think na wala talagang ano eh, sure na pang huli dito kay Pac. So, ang kinuha na lang nila is talagang pang set. Para magandang pwestuhan din and mas maibigay yung mga skills nila or yung mga disables nila para dito kay Pac. Totoo. So, Nature's Prophet for Rior. Wala naman push capability itong Amplify. Pero meron silang ano, meron silang map control dito with Nature's Prophet. Ayun nga yung ano, yung pick dito ng Amplify or yung draft dito ng Amplify. Talagang simple lang kumbaga na draft, pero yung kumbaga pagka na-pull off, parang ang laki, oo, ang laki ng balik din eh. Ang bilis dalhin mo sa mid game, malakas sila sa mid game. Pero yung Execration dito aiming for the late game sila dito kasi dalawang greedy heroes. Sana meron tong automatic na observer. Ayun. Ay, merong Womboix combo. So, tayo mag-observer dito, ikaw. Guys. Mag-observer. Hindi, okay lang. Sanay na ako dito eh. I was born for this eh. Yun. Yan, may key na agad. Doon ako kinakaban eh. Kung tayo mag-observer, wala yung ano, wala yung console. Pero anyway, guys, this is the first game ng aring ESL 1 Clash of Nations. Erong Execration versus Amplify. All Filipino team. Maganda to. Aside from TNC na hindi na Pinoy ngayon, yung dating pinaka-paborito natin, marami nang umuusbong na all Filipino lineup, guys. Kaya, kayo na mahala dyan. At saka nung Lupon Invitationals, naana din natin eh. Na-expose din natin yung mga iba pang all Filipino teams. Oo. Daming na i-expose, no? Yun. Kimo dito sa Abaddon. Ayan, si Nico sa Morphling, Ewe on the Slardar. Shadow Demon na ni Boski, ni Boss, ano to? Yaha. And then, si Palos on that Naga Siren. Sa'yo naman ang Amplify, Jayo sa kanyang Ancient Apparition, Santino sa kanyang Pac, Abad sa kanyang Void, BDZ sa kanyang Earthshaker, at Rior sa kanyang Nature's Prophet. Mm-hmm. Ayan guys, sino kaya ang tingin nyo guys sa mga nanonood dyan, sa aring 300 viewers ngayon? Yun? Sino kaya yung bet nyo dito na mananalo? Maraming Execration boys, pero Amplify, yung TI, ang dami din nalaga nila ng mga fans. Oo, napahanga din kasi nila eh. Yung run nila doon, talagang hindi natin in-expect na isa din sila sa mga talagang makakarating sa top. Mm-hmm. So, ngayon, tingin mo, Dayan, sa picking ngayon, saan kayong favor dito? Ito kasi talagang ano, pick dito ng, tawag dito? Sino to? Ng Amplify. Talagang madali talaga siyang i-pull off. Pero, once naman na, halimbawa, hindi mag-connect-connect yung mga skills nila, yun naman yung pwede ditong abusuhin ng kabilang team. We have Amplify, we have Adroid, we have SGD, and Execration. Apat yan, maglalaban-laban para sa slot sa, ano, sa Nations. Clash of Nations. Oo, Clash of Nations. Ayos. Pero yung Execration dito, pwede naman nila talagang sulitin lang or talagang mag-buy time lang hanggang sa maparating nila yung game hanggang late game eh. Kasi yun yung kalakasan din talaga nila eh. At saka yung once na din naman na mag-late game sila, etong Naga Siren and Morphling, mahirap na ding pigilan eh. So Bangkok po guys ang main event nito. So isa kukunin para sa Pilipinas. Sino kaya sa apat ang magte-take ng slot? Ano yan? SGD Dragons. Ano nakalagay? Natin. Okay, sige. Pop and saka Naga Siren. So, si Palos, mag-meet nga ngayon si Palos. So, nag-swap ng role dito yung Execration. Tingnan natin. Pa-shoutout boss chance. Number kasi yung katabi mo.
Nico, anyway, dito. Nasanay tayo na si Nico na nasa gitna, no? Oo. Pero ginawa nila ngayon na Nagasara na itong nasa gitna ng laban ng pack. Para at least makakapag-farm naman itong si Nagasara. Kasi kung morphling siya, harasin siya ng pack. Kalakasan ng Nagasara, pwede siya mag-dish ng mga creep wave. Even na yung pack dito. Na ganun din. So, survivability lang yung gusto ng exit dito. Kasi pang late game talaga sila. Oo. Kahit naman na yung pack, meron siya pang clear na mga illusions ito si Naga Siren. Palag-palag pa naman din sila dun sa may mid lane. Kayang-kaya. Compared sa pagka morphling mid. Yung tipong gusto mong maka-last hit, mag-maxan ng AJ mo, mabubugbog ka lang ng pack dun eh. Maganda nga talaga na nag-swap sila. Habang sa baba, ha? Itong si Rior, katapat itong si Nico, tsaka yung Abaddon. I think, okay dito yung laning phase ngayon ng Amplify. They have secured out at least two lanes dito. Sa top lane, malakas na yung top lane eh. Ating baliktad. Amplify yung ano, yung may void. First blood. You had better get used to it. Okay. So, ayun guys, ha, na first blood natin sa bottom lane. Okay na. Na first blood nga etong si Morphling sa bottom lane. Ayun. So, sinabi ko kanina with the rotation ng Earthshaker. At saka yun din kasi yung kahirapan na kapag ang support mo sa lane is 2-1-2 lang din kayo at saka ang support mo pa sa Abaddon. Meron ka lang talagang sustain sa lane pero pagka nag-go ka na and na-burst down ka na, wala kang pamigil eh. Yung kasama mong support, walang pamigil eh. Pero biglang ganti dito yung exit sa top lane, ha? So, si Abad on this Faceless Void. Maganda yung combo, actually. Itong Amplify sa mid-game. So, ngayon, eto sa bottom lane, bubuli lang muna. Eto si Rior. At saka maganda din para sa side dito ng Amplify na talagang nag-2-1-2 din sila. Kasi lahat ng heroes nila talagang kailangan ng ng level. Uh-huh. So, syempre kung mag-aagawan sila, madedelay sila. Eh, almost yung draft nila talagang ultimate reliant eh. Si BDC nandito lang. Alam yung ginagawa sa nang Naga Siren eh, nalugi na si Palos sa gitna. Sa Tino dito na dominate na. Free farm for this pack. And nag-gap na din sa level. And nung nagtatry na siya mag-farm, at least may nakakahati siya na XP kasi ginugulo siya doon ni BDC. Ano ba yan? Ang dami mga papashoutout dyan. Ang ganda yung gawin sa inyo guys ha. Shoutout kay Dan. Hello sa inyo dyan. Hello ka nila. Pero syempre share nyo na din yung ating live stream, no? Para madami tayong makanood dito ng support ng Pilipino. Umiwas siya ha. Double damage to para sa puck. Yun lang. Easy kill para kay Santino. Hirap nito. At saka balik na. After no kill yun, balik na siya ulit sa may mid lane. Palos. Ako, medyo napasama yung fissure block. Ascending si Palos muna. So, itong rotation talaga ni BDC nagpe-paid off. And also, ina-anticipate talaga nila eh. Every time na meron na tayong mga objective like bounty runes, ganun, nagkakaroon talaga ng patayan. So, ngayon, bounty runes sa to ah. D5 na ba to? Sa top lane. Kaka-time walk lang. Sayang, hindi pa na ano. Bebe. Pamabutan. So squishy. Mamamatay ni Chels. Oh, time walk. Basic lang. And ito naman si Palos. Talagang dumambay na lang siya sa may jungle area, And mahirap kapag itong si Santino maagang nag-online. Siyempre yung mga rotations niya, at saka kasama niya na si Earthshaker niya na mag-rotate. Lang dalawa na niyan, so yung global presence nila talagang mahirap nang sabayan eh. Oo. Kita mo si BDZ dito din na yan, lumapag na ng ward. Nag-ward na nga. Kasi hindi na nagle-lane si Palos. So, stats build muna dito si Palos. Tatlong rate ban sa gitna. Pang-farm. And ito na. 6 na nga siya. Dream Coil available na yung Dream Coil. Tatlong rate ban din si, tatlong rate ban din si Santino. Malupit Uy, din. Uy, eto. Pwede na rin ito i-go. Hindi na siya matitipian sa mukha niya kasi may coil na eh. One more creep para sa kanyang level 6. Hindi pa nakapatay nga yung creeps. And
si Colos dito, walang kawala, guys. Siren is dead. Sayang yung kanyang ano, experience. Ay, oh. Para meron na patulog eh. Isang last hit na lang. So far, so good for Amplify. Kasi ano yun, mahirap din kasing mag-set ng kill para dito sa Execration eh. Kasi yung support sila Shadow Demon and Abaddon, hindi naman talagang malaki yung possible na kill potential na talagang maibigay nila once na ikot ang kanya sa lane eh. Mm-hmm. Well, si Ewe. Hoy! Uy! Sumit naman! Isa tila! Dalawa! Buti may magic wand dyan oh. Kung wala talaga, hindi na yung nakatime out. Si Ewe, ano talaga si Ewe dito? Yung ginagawa niya yung space talaga para sa kanyang mga kampi. No, yun naman din kasi talaga yung kailangan ng execration space talaga pero na-stun dito. Wala, no? Yung talaga yung kailangan nila na gawin. Talagang space lang para kay Morphling o kaya kay Naga Siren. Kasi yung hero, dalawang heroes na yun, basta malugi sa lane. Okay. Si Ewe, kasama dito ng apparition na mabibigyan. Habang si Abat. Wala pang Chronosphere available. Level 5. Last stack sa Shadow Poison. Patay! Hindi niya na pinatime out. So, nagpalabog siya. Pinap niya na yung Shadow Poison. Oh. Ang lupit naman dun niya, ha? God! Malakas lang din yung ganti dito kasi yung pop nag-rotate na sa top. Eh. Pero at least, napipigilan pa rin nila kahit papano yung kagandahan ng farm nitong si Famous Boy. So, nagulit ako dun eh. Nag-rotate pala yun ng ganun. Naipapap mo yung Shadow Poison habang nakalubog. Solo kill para dito kay Ewe. Nicely done para sa Slarda. Ay! Boots of Travel for ano. Gusto niya talaga yung mga respo. Ang daming ano niya na, global presence niya ng Amplify kapag ka nakapag-BOT na to si Puck. And also, ito din, no? No, oh. Magro-rotate lang siya. Then, meron pa silang apparition na pwede lang magpadala ng kanyang ultimate. Ay, no nga. And, steady lang muna sila ngayon. Kanina, nalulugi yung exe. Pero ngayon, they're giving space for Morphling and Naga. Na sino kaya mag-giveaway dito, Dayan? Tingin mo? Ayun nga. Yun kasi yung kahirapan din talaga. Pagka nalugi, or talaga nahirapan sa laning phase itong Naga, Siren, at saka Morphling. Kasi, alam naman natin na yung pareho heroes na yan, talagang kailangan nila ng farm. Eh. Dawas na malugi sila, medyo mahirapan sila bumawi kung walang farm. Pero na-coil dito. Okay, may coil, may silence. Na ipigay lahat. Pero si Riord, detail mo sa likod. Uy, si Nico. Papatayin dyan. Itong si Santino. Well, Ewe at the top lane. On the other hand, Chronosphere ata ang nakabigay dito sa Slarthar. Yeah, also madadami din. Naku. Masyado nang malalim dun si Santino eh, no? Medyo sayang yun. Sana nakapag-farm na nga lang siya. Pero dahil dun, at least eto si Nico naman. Ayun, nakakapag-flow ng lane dito sa may mid lane. And makakuha kahit kukunting XP. Mas maganda siguro talaga si Nico dito mag-give ng space, no? Isang agonist lang sa kanya, okay na eh. Makukopya at makukopya na itong Earthshaker eh. Abang si Palos dito, tatlong Wraith Van, meron na silang ganun din. Power Thread. So, gusto nila mag-online early eh. Kasi maaring gagawin dito ng Amplify na tara, i-dominate na lang natin sila. Kasi nga, sobrang greedy ng heroes nila. But look at the items, mga bossy. Merong Power Threads and tatatlong rate ban, especially na Naga Siren. Stats build, para palag-palag. May team fight. Shot na, available. Minote. And ngayon naman si Nico na, ayong nandito sa may mid lane. Maganda kasi nangyari din dito sa may top lane na talagang, ay, nakapaglas. Nako po. Yun lang din natin. Ala. Diyan pa rin si Kimo eh. Nandiyan pa rin yung sustain eh. Yung sustain. So, what were you trying to say? Doon sa may top lane talagang nagiging aggressive sila kanina. Ito si Slarder at saka si Shadow Demon. So, napo-force talaga na mag-respo itong mga heroes dito ng Amplify. So, yun yung kagandahan na ginagawa nila. Pero, at saka yung naging resulta naman, nagkaroon ng space si Inigo doon sa may mid lane. Na kanina pa nahihirapan dito sa may bottom na talagang humanap ng space para sa sarili niya. So, eto na yung pack guys ha. Sa team ng BOT. So, tingnan natin. Apablas, Santa Monta. Ito na yung... Apablas.
padala. Ang laki! Layo! Ang laki, guys. Dream coin. Patay si Eve. Kakat, hindi pa? Lala, papalat pa daw. Natagal pa'y buhay. Oy, mapapas pa! Makakalas pa ba to? Mamamicro pa ata. Illusory orb. Illusory. Ah! Grabe naman si Eve doon. Grabe naman, pero hindi niya hindi siya makakawala sa warning ring knockback. Kala ko mamamicro pa eh. Next level play sana yun for Ewe eh. Next level play sana nga sabi ko nila yan. Pero sa net worth, mga tropa, eto yung mid lane at saka yung off lane dito. Amplify naman ko sa kanilang pagpa-farm. And then, yung Naga Siren Morphling, stable lang sila. Morphling, hindi siya mag-agrim scepter yung Morphling, guys, ah. Manta style. No, parang naman din kasi maaga siya makasama sa mga, sa mga team fights. Kasi itong Naga Siren, talaga kailangan niya muna talaga ng damage item para makasama, eh. At saka para mas makapag-benefit din sa team niya. Hindi naman pwedeng patulog lang siya ng patulog, no? Pero wala siyang ibang nadudulot or damage output na naibibigay every time nasasama siya. Oo, totoo. Tsaka ganda pa ng micro dito talaga ng Naga Siren, no? Tigda dalawang illusion, eh. Sasabayan niya tigda dalawang. Ima-micro nila, eh, para hindi siya mahuli agad, eh. Oo. So, kumbaga may stealth mode siya sa ganung eh, tingin mo. Oh, yan, dalawa. Dalawa din. Ayan, sa mga nanonood, guys, ha. The next level play to. Dati pa to ginagawa ng mga pro players talaga. Kaya, may natututunan din talaga tayo sa mga Sama-sama. Kasi na-anticipate niya din na, puro wards yung, jungle area nila, eh. Kasi kanina pa siya sinusundan ni BDZ dun, eh. So, kung mamamicro niya, diba maganda? Kung halimbawa, ibuhos or talagang mag-hold in sila ng skills dun sa illusion niya, eh. So, si Yaha. Ang yaman ni Yaha. Aether Lens Boots. Anyway, Clash Initiation dito sa top lane. Ewe, with a sustain of Abaddon, hindi pa siya mamatay dito sa top lane. Nice back up din. Nakomit ba yung Dream Call? Yes, nakomit din yung Dream Call dun. Hindi niya din tinitipid. This is bad news sa side ng Amplify. Kasi they are on the early game na dapat nang na-dominate nila, eh. I think they should have gotten at least all the first tier towers ng kalaban. Pero ngayon, isa pa lang yung nakukuha nila sa bottom lane lang. Pero ito namang pick naman din ng Amplifier. In case naman din na mag-late game, yung Nature's Prophet naman din yung pwedeng magbigay sa kanila ng space. So may maaasahan pa rin naman sila in case na mag-late game. Kaso nga lang, delikado na din pagka tumaba tong Morphling tsaka Naga Siren. But Morphling and Naga Siren, consistent na sa part. Morphling, hindi siya magmamanta. So kinakansan niyo muna yung kanyang mga items. Nag-isipan niya pa naman. Maganda siguro itong maganda talaga itong Ethereal, eh. Kasi Chronosphere ang kalaban nila dito, eh. Ito yung pinaka-ultimate weapon ng Amplify. Whenever there is Chronosphere, pwede niyang Ethereal, isave niyo sarili niya or isave niyo yung mga kampi niya. Offensive din yun, eh. Pero tingnan natin kasi hindi pa siya talaga sure kung yung gusto niyang bilhin, eh. Uy, binlock na din yung Na-block ba? Sino na block? Binablock ng alaga ni Nature's Prophet yung camp sa may baba. Okay, ang hirap din talaga makapagpitas, eh. Kasi with this Sir Shadow Demon na meron ng Aether Lens. Pwede niyang palubugin lang, eh. Dami niya ng pang-counter sa go. Nitong Amplify. Tsaka may sustain pa rin, eh, no? So talagang mahihirapan ka na pagka nagbigay ng Chronosphere. Wow. Tapos nasa may labas lang yung Shadow Demon or yung Abaddon. Talaga medyo taglit din, eh. Kung mamatay ba talaga or hindi. Kasi syempre yung mga saves din ng execration. Iba din si si Kimo dito, si Boss Kimo mag-deward, ah. Parang he has done his research. Ayun. Kung yung kalaban, di ba? Ganun talaga yun, eh. Uy, Crossbeard! But then, eto. Corrupt Shield, may sustain pa. 1,800 HP. Uy! And Echo Snap for BDZ, securing out the kill para sa Morphling. Dagger? Ayun na nga yung unang nakita natin na talaga nga meron na pala itong dagger. Ito si BDZ, 15 minutes into the game. Sulit na sulit, eh. Napigla din kasi syempre ito si Morphling, eh. Hindi niya alam na talagang mag-all-in para sa kanya, eh. Oo. So ngayon, ito din. Habang namatay dyan si Nico.
And pupush, ano sila eh? Illusion. Illusion. Illusion jutsu. Meron palubog na may illusion. Tapos meron pang Naga Siren at saka Morphling. Mamaya na may Manta style. Mm. Ito din si Yaha. Payaman siya. Hmm, payaman. Sobrang yaman din ng, ano, ng Shadow Demon. Siya. When you compare the Shadow Demon and Ewe on his farm, halos sa kapantay lang sila eh. Ewe, I think he's going for the Blink Dagger itong Slaughter. Yung Spaceless Void, masisigur nyo na yung kanyang Hanap Midas, si Rior guys, and the Orchid muna kay Rior. Sandino, tagong for Sandino. No, si Sandino kanina pa siya napakalikot sa mapa eh. So no wonder din na siya yung may nasa may pinakamataas na net worth eh. Mm-mm. Salamat, salamat, salamat. Ayan. Radiant's top tower is under attack. So ngayon ah, itong Naga Siren Diffusal na online. Ayun, nakakuha na siya ng kanyang mga items. Mm-hmm. So kahit Diffusal lang yan, super hirap na ni ano niyan ha. Mm-hmm. Super hirap kalabanan din yan. Pero 3-man smoke of the city dito, makikita kaya nila tong si Nature's Prophet. Uy, uy! Si Ewe, medyo nakita na nga. Super Jagat, sakto. Rear dito. Wala pa ba to? Kasi nandiyan si ano, Sandino eh. Uy! Rear to Falls, double Apablast, magkoconnect, triple Dream Call. Pagkatapos, Abaddon, yan, magpuprock doon yung kanyang Apablast. They're gonna search out. Ito sana. Pero outnumber dito yung execration. Lock. Yun! Yeah. Natotem pa. Chat totem. Triple kill para kay so, naging confident din kasi syempre dun yun eh. Yung execration. Alam nila na naiba to kay Morphling kanina yung mga big ultimates nitong Amplify. So, sabi nila go. Go lang go. Syempre, kaso nga lang, yung damage output pa din eh. Nitong na naiba to ng pack dun sa clash na yun. Mm-hmm. So, mag-aano si Nico dito? Mag-aganim. Mag-aganim siya, And mahirap din kasing mag-set din ng clash aside dito ng execration kung sila yung go-go. Kasi syempre, yung, isipin mo yung global presence na meron yung ano, uh-oh, yung salamat. Amplify. Salamat, direct. Medyo mahirap din na counterin. Yung isipin mo, halimbawa, gusto mong gumaw pero palagi may plus 2 eh. May BOT to si Pac, merong teleportation si Nature's Prophet. Uy, coil! Nako, walang mana. Mana! Oh! Makunat lang siya, 3,600 HP ah. Dito din si Ewe, pero tatama siya ng Apablast. Bam! Patay! Walang kawala dito si Nico. Nakahahabulin pa. Morph guy. Pero yung Pac dito yung kapalit din ng buhay. So, Earthshaker. Link Dagger, cooldown. Chase down. Wala din na, no? Medyo nalugi sila dito sa trade-off nila. No. Dalawa, para lang sa Morphling. Yung gusto-gusto nilang pigilan, yung talagang pag-online, totally pag-online nito si Morphling. Kaso naman, yung mga kills na nakukuha in return, napapataba din yung ibang heroes dito na execution. Purge, pagkatapos, meron pa silang ano, pag-cancel? Yun, sakto. Patay dito si Riordan. Si Abad, missing in action. Si Abad. Oo. Hindi pa. Hindi pa naman na talagang nagko-commit both teams ng clash na talagang 5v5. Oo. Mamaya pa rin talaga natin makikita yun. Kasi talagang space para sa isa't isa yung gusto nila ibigay sa ngayon. Space para sa isa't isa. May pinagdadaanan ka ba na yan? Pero si Santino, ah, the playmaker of Amplify. It's to make a move again. Kasi nga, pag hindi siya nakaka-make ng play, tumatagal at tumatagal. Oo. At saka nasasayang din kasi yung rotation niya. Halimbawa, ang aga nag-online ni Santino kung tutuusin eh. Pero yung hindi kasi din lahat ng rotations niya naging successful. So ngayon yung power spike niya medyo bumababa din eh. Oo. So ngayon, si Nature's Prophet, Orchid available na ba? Orchid and BKB agad dito si Rior. So, hindi sila utility type na offlane. Carry type din sila. So, siguro ito yung ano nila talaga. Ito yung kanilang plano na kailangan nila ng damage para mabilis nila sila mag-push. Or sa teamfight kasi, pagkatapos ng Chronosphere, wala na sila panlaban balag eh. So,
Might as well, meron na tayo isang damage dealer dito. Na si Nature's Prophet. BKB na lang ata inatay ng Red Dayan. No. At saka sila mag-go din ang mag-go. Mm-hmm. Pero... Yun na nga. Sipak talaga yung ano eh. Nangungulit nang nangungulit dito sa lahat ng lanes eh. Para syempre naman, ma-force din yung heroes dito na execration na mapigilan. Kasi syempre ayaw naman din nila na mapushan sila ng mapushan eh. Tingnan natin. Pero, oh, pares, uy. Pares sila nakapag-smoke. Oh. Uy, pero ito, pa-Roshan. Is this the fastest Roshan? Oh. Today have the Solar Crest and ultimate lang na Slaughter. Available na yung Agrin Setter para kay Nico. So, pwede niya nang copyin yung Earthshaker dito ni BDZ. Oh. Mas lalo na siyang mahirap hulihin yan. Ayan. Nagkakaroon sila ng idea na nagro-Roshan na itong execution. But then, Roshan! Pero, uy, ayun! Bilis lang para sa Slaughter. Mid lane, sasakripisyo ni Yaha, yung kanyang sarili. Yung nakopya na ni Nico yung Earthshake. Ayun, Slaughter. Oh, no? And naiwanan na lang. Ito si Rior. Wala pa siyang spell immunity. One for one. Lugi pa rin yung Amplify. No. Kailangan mo na siguro nila mag-back. Kasi syempre, ayun nga, tulad ng sabi mo kanina, yung damage, isang damage dealer nila, no? Wala. Oo. Kahit na up yung mga ultimates nila. Siyempre, kukulangan at kukulangan sila eh. May Aegis advantage din tong execration eh. Mm-hmm. Eh lang yung gusto ng execration guys. Patagalin na talaga yung laban. Shoutout sa ating 500 viewers ha. Yun. And keep on sharing po mga tropa. Keep on sharing. This is the ESL Clash of Nations. Ano? Presented by? Mercedes-Benz. Di nawawala yan sa ESL. Oo. Kinulang sa gala yung Amplify. Pero malakas yung Amplify eh. Nung TI eh. Nung TI. They were almost. They were almost the Philippine representative. Itong Amplify. With, together C. with Android. Sa C. Sa C pala yung representative. So isa lang po ang kukunin. Papunta ang slot dito sa Philippines. Papunta ang Bangkok. And $50,000 prize pool. Ayun. Itong ano. Itong ESL Clash of Nations. $50,000 is... More likely, times 2.5 million pesos ba? Ay, nakapag-borrow time agad. Ay, na-coil pa ka dito. Ayun, grabe, naputol. Galit na galit kiki mo. Galit na galit kiki mo. Nababash dito si Pak, ha? It is for your out? Nakapag-out ba? Wala nga. Matatagal yung laban. So si Abat na lang yung ano nila ngayon. Pero si Abat ngayon na meron ng BKB si Abat. BKB na. Lamang pa rin naman ang network dito. Tablado pa rin naman. Experience execution. Kasi na nakuha nila yung Roshan kanila. Pero mayaman dito si Naga Siren. Kaso nga lang, sa in terms of net worth, mayaman nga si Naga Siren. Pero yung mga kasunod niya naman dito is... heroes na ng Amplify eh. So, medyo napag-iiwanan ng ano ah, ng ipon. Kumbaga itong mga company Naga Siren. Mukhang maganda din talaga yung pick nila ng execution eh. Even though na sobrang greedy ng pick nila ngayon. Mm-hmm. Morphling at saka Naga Siren. Sobrang ano din eh. Sobrang lakas din ng kanilang mga backup eh. Radiant's Abaddon at saka Shadow Demon. So, it makes sense na napulot na yun ng sakto. Kaya mag-transition na po tayo sa mid-game. Yung mga ano kasi dito, heroes dito ng Amplify, talagang ano eh. Burst down kung burst down. Pero kung ito naman pinick ng execration, talagang mga saves eh. Yung mga potential saves eh. Yung Shadow Demon, yung palubog niya, and itong sustain naman din gamit niya maakala. So, hindi man malakas kanina yung naging laning phase nila, hindi man sila puro kill, hindi sila naging super aggressive kasi, yun nga, mga supports nga nila, hindi talaga pang kill. Pero, in terms of late game naman, talagang kakayanin nilang ma-sustain yung kanilang mga cores or i-save pagka nag-clash. So ngayon, si Nico, inaabangan siya kasi si Nico nagko-convert siya ng kanyang HP. Kita mo ha, 2,300 HP. Siguro magko-convert siya dito ng 1,500 patay siya sa Earthshaker. Pero alis na po yung BDZ sa top lane. Item check po tayo guys ha. Abad! Ayan, tagal pa niya sa kanyang Maelstrom. Sa kanyang Mjolnir. Maelstrom pa lang nasa kanya. BKB, Rior. Meron ng Orchid. Ito.
4 staff, blink dagger para kay BDC Sword Shaker. And si Pak. Ito Dagon 3 na si Pak. Dire's top tower is under attack. Execution. No, kanina nga ginulungan lang ni Pak to si Abaddon tapos dinagon niya. Napos na agad yung barrel time. Lardar. Uy, ang yaman eh. Wait, wait. Kanina nag-ano siya sa blink dagger. Wala siyang pang-blink dagger. Ngayon may BKB na agad yung blink dagger. Sakto na to sa Slardar na yan eh. Pag may ganito ka, di ba? Okay na sa'yo. At saka ang kagandahan na din talaga kasi sa Slardar eh. Kahit ihampas mo sa neutral creeps, yung dalawa. Tapos yung pangatlo, tsaka mo yung pa sa hero. Parang kumbaga, mahihirapan nang gumalaw, lalo na void pa to eh. Pero sa gitna, si Ewe at saka si Palos, nag-ekos lang si BDZ. Only for the Naga Siren. 4 staff out para lang makaligtas. Ewe na contain ni... So, Ewe to fall. Ito pa yung Apa Blast. The teleport out lang sila. Uy! Pero hindi siya makaka-teleport out. Wala siyang kasama. In panic na ngayon. Ito si Palos. Binamicro niya. Nakita nila yung Naga na totoo. Nice done, no? Nice Fissure. Fissure from BDZ. Napigilan pa nila. Kasi ganun at ganun lang gagawin dito ng execration eh. Mamicrohin lang nila ng mamicrohin itong Amplify. Na kahit ang mag-commit sila ng Clash, basta may pampatulog sila, kayang-kaya nilang mag-back. And syempre, masasayang yung pag-go dito ng Amplify. Pero kung, ayun na nga, kung mapapakita nila na talagang kaya nilang pigilan yung pag-go ng pag-go dito ng execration, medyo mahihirapan pumalag na pumalag to. Balik pa ito, nagkamaling execration, dapat sila hindi sila go-go. Oo. Sila dapat yung magka-counter-go. Kasi nga, meron silang Abaddon na siya Shadow Demon. Kagaya ng ganito na ginagawa nila ngayon sa mid lane. Pero eto, magkakaroon ng teleport. Ayan, patay agad si Yaha. Pumasok na po si Nico. Fissure sa dalawa. Dream Call na ikumit dyan ni Pak. Ito ni Santino. Nasa likod lang. Teleport si Santino. Babal ko ba siya? Ahalis na sila. Ayaw na ng Pak. BKB for a bat. Out na siya dito. Si Rior na iwanan si Rior. Si BDZ. Maabutan. Pero yun nakagante. 2-4-2. Naging trade off. Wala pa doon yung Naga Siren. Nico chasing down. Ito si Santino. Kimo. Wala pang borrow time. Madelikado si Kimo dito. Boom. Nakapatay ba niya si Kimo? Micro na lang talaga eh. Sama pa nga. So ngayon, Amplify. Panalo pa rin sila doon sa teamfight na yun. And ngayon, ito na yung ano, yung talagang pag-online din ng heroes ng Amplify. Gumagaw na sila ngayon eh. Kumbaga kanina, pack pa lang yung talagang gumagawa ng space para sa team niya. Pero ngayon talagang nagko-commit na sila ng Clash as a five, as a team. Oh, maganda to para sa kanila. Hindi pa nga tayo nakakita ng Chronosphere na napakalupit dun eh. So, wala pang Inkos lang na nakakommit din doon. Mananala pa yung Amplify. So, yun yung sinasabi natin dito na yan, di ba? Dapat sila yung mag-counter go eh. Kasi patagalin lang nila yung laban, okay na sila eh. Yun talaga yung kailangan nila kaso doon sila nagkamali din kanina kaya mas pumabar sa Amplify na sila nga yun nag-go. Wow, Eye of Skadi, Diffusal at saka Mantas tayo, ang yaman niya. Ganda din kasi ng pang-micro niya kanina eh. Sa may neutral area eh. Kasi may wards doon pero syempre in case naman na mahuli siya yung nando naman is mga illusions na lang. Mjolnir for Rabat, available na po yung Mjolnir. Ah, okay. Meron din nata dyan, ano eh, maapektuhan din si Slardar eh. Kinopya ni Nico yung si Slardar. So, meron siyang mini, ano, mini territorio, o, oh, pond. Paddle of, ano, water. Okay. Uy! Santino, Fissure lang. Ahabulin pa si Santino. Chronosphere sa tatlo. Nasa ano yung follow-up? Papalubugin, abat. BKB niya, magigamit BKB. Habang si Santino, out muna si Santino, nasa likod lang. Eto pa si Nico, free hit, back to go down. Pumasok pa si Ewe, double stun. Ganda ng Fissure to counter. And the Echoes lang pagkatapos. Apa Blast, magkoconnect. Nico, nasa delikado, Palos. Huliin lang si Abad, pero aalis. Chat that! Abad! Ay hindi, naka-timeok out pa! Naka-timeok in. Habang si Abad, patay pa rin si Abad. Ayun lang. Nakrono nga dito. Ay, matulog ba? Gogo ko ba? Titingnan natin. Siin natin na si Nico. Sino kinopya ni Nico? Sino kinopya niya? Etong Naga Siren. Dalawa na yung Naga Siren dito, guys. Papalag sila siya. Nasalis pa dito siya ni Nature's Prophet. Eto si Rior.
Abang si Rior, trying to survive, Rior goes down also. So, execution, major team fight to win. Nakomit yung Chronosphere at saka napagandang Echo Slam. Pa-blast din. No, oh. Kasi na-chrono man nung ano, nung ni Abbott, yung tatlong heroes dito ng execration. Kasi nga lang yung damage wow. Output nila talagang kulang eh. Totoo ba itong nakikita ko, Dayan? Ano yung nangyari sa Dota ngayon? Ano yung nangyari sa Dota? Ang yaman-yaman na. Oh. Pero maganda yan para dagdag disable din ha. To think na talagang skill reliant tong Amplify. And yun naman yung medyo talagang kahirapan sa Amplify. Maganda man yung mga combos na pwede nila ibigay. Pag hindi naman nag-connect-connect, yun naman talaga din yung pwedeng abusuhin dito ng execution. At saka kasi, once na maibigay mo na yung mga big ultimates mo, mahihirapan na yung Amplify na talagang gumaw ng gumaw. Eh. Oo. So, big ultimates equals big counter then equals win para sa exe. Set of vice. Tsaka si Ewe kanina, nagulat tayo, ang hirap yung makaipon ng pambling tagger. Nung nag-bling tagger, parang may sinabayan na agad ng BKB. No. And also for Slaughter, meron na siyang, ano, meron na siyang Agri Scepter na darating. Ang kukunat na din kasi yung heroes dito ng execration eh. Mm-hmm. So nung nakrono niya kanina, talagang kung siya lang yung normal at saka walang tulong mula dito sa kanyang mga teammates, outside the Chronosphere, talagang mahihirapan silang makapag-takedown ng hero dito eh. So, na-even out. Also, si Nico, Shadow Demon Lina. I am also impressed for Morphling. Hindi siya basta-basta gumagaya ng Earthshaker. Kasi di ba, pag Morphling tayo, gagaya na natin ng Earthshaker. Matic. Kasi may Aghanims tayo. Sobrang sarap na ng galaw natin. Pero ngayon, ginagaya niya yung Naga Siren. Ginagaya niya dito yung Shadow Demon. So, ganda ng pag-synergize nitong kanilang mga core heroes. Nitong Exe. Talagang kung sino yung tingin niyang mas maganda nga pang disable, ganyan. Yun talaga yung sinusulit niya. Uh-huh. Pero, panakas din naman. Magandang gayahin tong ano, Earthshaker. Pero yung mga panghuli din talaga eh. Uh-huh. Ayun, magandang gayahin din naman yung mga kakampi niya. Ito yung panghuli nila na maganda. Site of Vice, no? Nako, wala pang Lincoln Sphere itong si, ano eh, Santino eh. Oo. Layo yung Lincoln Sphere guys, pag nahuli yan dito, Blink Tagger in, Side of Ice, ang layo lang. Abot ba? Side of Ice, na-bash! Side of Ice pa! Patay si Santino! Sulit na sulit yung Side of Ice na yan. Lalo na mamaya kapag yung BKB, 5 seconds na lang. Nako, medyo delikado dito, lalo na si Santino at saka si Abbott eh. Mm-hmm. So, yun, BKB pa si Abbott, guys. So, for Abbott, magmamanta style po si Abbott. Second Russian. Para dito sa eggs, eh. Uy! Kita mo naman, si Palos at saka si Nico lang. Wawala. Kita mo yung may attack speed siya, tapos may bash of the team. Ang bilis ng bash nito ng ano, nitong Slaughter, eh. Bababababash yan mamaya. Bababash. Tignododoble yung bash. Wala pang BKB si Rior. Pero pwede siyang bumili ng BKB, ha? May pera na siya. Pero nahuli siya! Ay! Naku po! Nahuli nga si Rior! Oh! Nakulong! Kulong. Masama! Huli at kulong! Lang! Oo, maganda nga doon yung ano, Tinker Ward na meron dito yung ano eh. Oo. Dyer's Middle Tower. Kaya naman nahuli siya. Sumako? Nico, babalik sa gitna. Ang bilis na Nico. Uy, Chronosphere! May APA Blast! Magkoconnect sa dalawa, Yaha Trouble. Nadelikado siya, Yaha to fall down. Pumasok pa yung Echo Slam! Morphling, makaka-morph pa ba? Abbott, free hit lang. Palos! Sumabog! Pero si Abbott! Yun, patay din in return. Wicked Sick for Nico. And mahuhuli pa. Ito na yung double kill for the monster kill. Ganda ng burst. Ayun, coil. Coil sa dalawa. No borrowed time. Kimo. Ayun, tataog dyan si Kimo. And Ewe versus sa Santino and BDZ. Kasama si Nico. Stun? Dalawa sila nag-stun, no? Hindi pa nahuli si Santino. Mabot, eh. Dagon para dito kay Ewe. Oy, Ewe. Nag-BKB na. May cheese pa yan, ha? Minamando niya na dito. Nag-buyback pa yung dalawa. Is a win for Exe. Yung double buyback na commit pero si Nico papatayin pa rin yung apparition mukha sa mukha. Nico! And 8 lang ang kapalit doon.
Pero nandito na yung backup, guys. Chat totem. Silence. Nico, wala nang manta. Si Nico with the 2600 HP. Ewe! Oh, Ewe! Gusto i-save si Nico, pero si Nico, hindi na makakalis. Wala pa rin DKB si Ewe, at mukhang matadamay din yung Slardar. Ako, ayun na nga. Yung, kasi yung naging ano, hindi maganda kanina na naibigay sana ng Amplifier. Yung talagang nag-go sila, pero nag-chronosphere doon si Abad. Pero wala pa doon si Pac. Yung isa-isa silang nag-go. Pero super ganda naman din ang pinakita na din ni Santino na pang mamicro sa mga heroes dito na Execration. Oo. So, ano eh, sayang. Sayang. Ang laki din ang nakuha ng ano, ang laki din nakuha ng advantage ng Amplify papalik. Mm. Kasi after winning of the teamfight, na meron silang double buyback, nakuha agad nila yung apat na bounce. Mm. So, biglang yung 4,000 net worth kanina ng Execution, biglang na-even na lang. No, ganun kahalaga yung bounty runes. Oo. Ang importante, mahalaga. Nag-crush na naman. Ako po. Ayan, shoutout din sa mga problema. Tropa natin dyan. No. Tsaka yung mga hindi pa nakapag-share, alam nyo na. Mm-mm. Share nyo na yung ating live stream. Siyempre, para ma-support yung dalawang Filipino Pride teams. May tanong ako tayan. Anyari sa pop quiz? Anyari sa pop quiz? Di ako yun, poser ko yun. Ay, poser daw yun. Poser, yan, guys. Dami akong poser. Dami yung poser. Uh-huh. Nagsasalita din yung poser mo. Ang lupit naman ang poser. Tsaka yung na-pose Alopon, yung idol ko daw si Alo. Poser ko yun. Ay, ang dami poser naman. Poser yun, poser. Napakalupit naman ang poser. Ba't mo. Ba't di ka nag-pop quiz? Ha? Naban naman yan. Ayaw ko madamay sa inyo. Ako. Di pa sumali sa kalokohan. So, sa inyo na lang muna, guys. Sa inyo na lang muna si Pop Quiz. Kasi pag kami nag-Pop Quiz, ano yun eh? Sumakto eh. Nandyan pa si Pop Quiz God. Ayun. Ikaw daw yung, ano, ikaw daw yung... Ay, papalit! Ikaw daw yung papalit kay Pop Quiz God. Oo, wala na pala dun si Kuya Eric. Ayan, mga batch natin. Pero, ayan, check nyo po yung ating ano, YouTube. Yun, Team YouTube. Surewin. Team Surewin, meron po mga bagong content dun, yung mga Pop Quiz. Regular na yung uploads, pero hindi namin sinabing daily. regular lang. Anong pinagkaiba ng regular sa daily? Spelling, alam ko. Anong pinagkaiba? Ang daily, araw-araw. Di ba ang daily, ano yun? Gatas yun. Ay, hindi pala. No. Daily pala yun. Ang regular, di ba, para tulog sa passport. Na tayo. Tulog na. Wala pagkain eh. Kita mo, chumichibog ako sa labas. Kumakain ako din sa labas. Sana malibre ni Finest Streamer. Ow! Sino Finest Streamer? Ayan. Sean PH. Check nyo po yung mga page namin, guys. Ayan. Check nyo po Sean PH, the Playing Caster. And then si Dayan din. Dayanara Gaming. So, balik po tayo sa game. Ang yan. Next na ilalive dito. Best of 3 naman to eh. Tapos yung next series na ilalive yung sa upper bracket na. Yes. Mm-hmm. Yes, ilalive namin yung mga ESL ESL Clash of Nations. So, wag ho kayong mag-alala. Wag ho kayong mag-alala, guys. Yep. Anyway, tablado pa yung laban natin. But this will in favor of Execration. Kasi nga, pang late game yung kanila mga heroes. And also, this third Roshan. Matagal pa yung third Roshan. Maganda sana na yung refresher kung meron na yung Roshan talagang maibibigay dito sa Amplify. Kasi syempre, yung mga ultimates nila, kung tutusin, ang ganda ng ano eh, ganda ng impact kapag naibigay mo na maganda sa clash eh. So nga lang, yung map control, hawak na hawak din ngayon ng ano eh, Execration. Kaya pala, hindi sila tinatablan ng Echo Slam. Kasi sige mo nga dito, meron siyang Pipe of Insight. So, okay lang nga po ito, no? Ganito lang yung item mo. Uy, Chronosphere! Chronosphere! Anyway, where's the follow? Chronosphere! Let the Chronos hit the floor! Abad, gagamit rin yung kanyang BKB. Habang BKB din also para kay Ewe. Out sila dito. Out sila. Execration. Masaya sila. Ngingiti sila ngayon na wala ng Chronosphere ng dalawang minuto. Sayang yun. Medyo nakakapang ano yun ah. Panghina. Sayang yun. Very crucial na talagang kailangan mo maibato ng maayos yung mga skills mo tsaka pa kamali. Meron Shaker somehow, meron ng Agri Sector, kaya mahirap din hulihin si BDZ. Oo. Pero syempre, hindi naman totally magpapakampante pa rin dito yung ano, Execration. Kasi syempre, Chronosphere lang naman yung wala. Meron pa tayong Echo Slam, meron pa Dream Coil. So may mga big ultimates pa din na pwedeng ibigay itong Amplify. So let us see. Is Execration gonna punish out itong
Team Amplifier for 2 minutes kasi wala ngang Chronosphere pa si Aban. Pupush lang dito si Rior sa bottom lane. They're gonna create a diversion para magkakaroon naman sila ng ano. They're buying time para sa Chronosphere ni Aban. Dalawang heroes na yun yung sa Amplify yung nag-flow ng lanes. So, maganda naman yun para syempre at least ito si Pac at saka si Nature's Prophet na kapag-flow na ng lanes, nakakuha din ng XP and the gold. Hindi sila totally nakukulong sa may base nila or wait area. Wait lang, Earthshaker. Papalubog yan. Wala ko lang follow-up. I think nagkamali si Habat ng kanyang Chronosphere. Siguro illusion yung Chronosphere niya. Illusion nila. Uy! Santino, Pac! May Lincoln Sphere. Uy, nagdagon pa bago makaalis. Grabe naman yun. Bago siya ng moonwalk palabas, meron pa siyang dagon. Ay, dito. Pwede pala yun, no? Pwede pala yun, no? Pero mukhang hindi pwede ito pag naka-ano siya dito, ha? Grabe po, ma-mic. Uy, meron silang ward. Ay, wala silang ward. Wala silang ward. Ward na, ano yun. Uy, kita! Pero, oy! Hindi na. Puro oy lang na ano natin. Incheck yun, eh, si oy. Wala si oy dito, guys. Kinakabahan tayo doon, guys, ha? Naku! Uy! Nag-siren! Si Oy na naman! Naku, ilang Oy ba yung nasabi natin? Oy satanic! Oy satanic! Yaman! Kakaiba! Nag-siren! Agrim septe! Ay hindi! Si Nico to si Nico! Si Nico! Namimilik mata tayo dito, Dayanara. Namimilik mata lang tayo. Wala na kasi talagang panghuli kay Naga Siren. Kaya hindi din nila mapigilan yung talagang pagyaman niya eh. Chronosphere is up na nga. Nice. 6-second BKB para kaya Bat. Nasaan na si Rior? Dito lang si Ewe. Nakaramdam. Grabe naman makaramdam si Boss Ewe. Parang pagkain lang. Sabi niya na inaamoy niya muna dito. Baka may lechon dito sa gilid. Pero nandito din. Itong si Santino. Pinagtutulungan yung dalawa. Tatlo may padala pa sa likod. Kawawa naman si Ewe. Yung scepter pa magagamit. At si Rior makakaalis 8 HP. Uy, Sleep! Oy. Walang aalis dito. Walang gagalaw. Pero wala na akong kasama, sabi ni Palos. Yun, patay si Rior. Uy, sa likod, apat. Chronosphere, nagamit na ba yung Chronosphere? Yun. And Echo Slam, pagkatapos si Nico dito, Matastal, magko-convert muna. Gusto nilang patayin. Nasa likod na yung Hex. Naga Siren na Hex pa! Ayun, patay na si BDZ. Apat, papalag na wala ng mana. The last time walk out para sa kanya. Ooh, ngayon lang si Palos, kayang-kaya na lahat. Ang dami naman, nakahilera. Palos versus the world. Oo, Palos, isa-isahin. Babalik pa si Nico. Apablast muna dito. Pero yung apat dito ng Amplify, wala na sa laban. Dalawa na din kasi yung Hex eh. So, the moment na talagang mawala na yung BKBs dito ng Amplify, sulit na yung mga Hex dito ng execution eh. At saka kahit, ayun na nga, nakikita natin, kayang-kaya pa din ng Amplify na talagang tapatan yung apat na heroes dito ng execution. Except dito kay Naga Siren, na simula una hanggang huli, talagang hindi nila napigilan. Simula ulo hanggang pa. Maraming pumapasok sa isip ko guys pag nagugutom ako. Pero nagasari side of ice din para dito kay Yaha. Ang galing. Maling. Si Ewe lang nga yun eh. Yung kanilang problema dito eh. Pero they are now seeing na etong nagasari ng biggest threat ngayon sa game nila. We are approaching the late game guys. Ng illusion. Wow, naku po. Ayun lang. Uy, naku. Sige po. Gigil na gigil eh. Level 25 na halos lahat yung Exe ha. Imo na lang dito. Talagang go lang tayo ng go. Naubos yung buhay dito ni Abat sa illusions ni ano ha. Ni Palos. Sinusulit nila talaga yung map control. Pag patay yung kalaban, eh alam nila na magsispam na si Rior ng kanyang ano eh, ng kanyang Nature's Wrath. At ayun, kukunin na agad nila yung objective eto mid lane para at least hindi na sila mahihirapan mag-push out. Third Russian. Usap na nga Aegis and Aghanim. Hirap na rin talaga patayin itong pag lumapit sila yung malalagot eh. Kasi ang ganda ng item choice ng Exe dito. Kita mo ah, Slardar with the Aghanim Scepter, hiruin mo 51 HP per second.
ang kanyang puddle of water dito. Tapos may sprint pa siya. Oo, may gumagalaw pa. Kumbaga, pahabol ka lang, tapos magre-regen ka na, tapos balik ka ulit sa clash. HP regen 35, HP bonus, scepter reverse, status resistance. Meron pang status resistance 40%. Ayun. Galing naman. Oo, OP din talaga daw si Slarda. Kaya pala nung naano siya, nung na-hex siya, bigla siyang ano, bigla siyang bumalik. Kasi 40% status resistance. Anyway, 45 minutes in. Hirap na din to si Ani. Si Nature's Prophet na mag-make gumawa ng space eh, or mag-flow ng lanes eh. Kasi syempre kalat-kalat na din yung heroes dito ng execration. Talagang pwede na siyang mahuli dito. No, kaya medyo yun lang, nakukulong na nga yung Amplify sa kanilang side. Tingin mo anong gawin dapat ang Amplify dito sa isang milagrong comeback? Amplify dito, pwede silang mambigla eh. Mag-smoke up din sila. And etong Naga Siren lang yung EFF din nila. Kasi nakita naman nila yung talagang damage output na meron yung Naga Siren eh. Kumbaga, alam nila sa sarili nila na kaya nilang ma-burst down to Morphling, etong Slardar, pero itong Naga Siren talaga total yun nakakapagpahirap sa kanila. Kasi ang nagiging hindi nagiging maganda ang nababato nila lahat ng skills nila ng Amplify sa mga heroes dito like Morphling ganyan, pero once na makatapat na nila si Palos or si Naga Siren, wala na silang maibigay. So pick off lang talaga sa kanila. So, saka maganda din kasi palagi yung dating dito ni Palos. Dadating siya kapag ayun, Hex. Ka-purge pa. Muscle catcher pa. Lahat na bitaw dito para sa pack. Uy! Uy! Ganda ng Dream Coil. Ang hilig niya muna ang mga dagon. Bago umalis. Para siyang namamaki bago umalis. Makyu. Makyu ha. Naku. So, kailangan nilang biglain tong Exe. Tingnan natin Exe kung magkakaroon sila ng mistake. Very crucial mistake would mean out the game. Sabat nyo yun. Nagugulo. Wala pa. Rekta na siguro sila ng mid. Oo, kasi meron din silang HS advantage. Nakuha ba nila yung ano? Direct pressure? Aganims, aganims yung nakuha nila. Aganims? Kaya kanina yeah. Nabigay. Okay. Tatlong purge. Tatlong purge. Ang sakit pa ng kanyang purge ngayon. Again, Setter. Also causes the purge to break its target passive. O yun, mawawala ng passive. Mawawala ng passive lahat. Hirap na mag-def dito yun. Okay, tingnan natin ngayon. Re-recta na ba sila sa gitna, guys? Amplify. Paparating na yung bagyo. Tawag doon, execration na bagyo, guys. Siyaban. Pumush! Illusion lang yung pumush! Oo, illusion lang talaga. Illusion jutsu. Ako, Chronosphere? Sa backlines lang! And the Chronosphere! And for Yaha, is he gonna die? Inerekta ni Abad. Yaha to fall down. Abad pa kami ng BKB. Habang nandito lang si Ewe, huhulin si BDC. Backlines, puputok-putok lang dito. Erong Naga Siren. Nakuha na si Abad, wala ng mana. Abad, may backline. Meron siyang buyback. Napalubog pa. Pero Abad, wala na rin sa laban. Ewe, naghahanap pa. Nasaan na yung Echo Slam natin? Sa Earthshaker, nasa likod lang si BDZ. Nahuli pa. Etong si Apparition. No. Nahuli pa nga dito sa Santino. Santino, kinukulit si Kimo. Kimo, borrowed time sa kanya. 10 segundo. Kimo, makaka-borrowed time ka pa ba? Hindi na siguro. Oop. Uy, grabe may apotek shield. Kimo dito. Gustong magpahuli at si Nico din nahuli din finally. Nico ang natitira kasama si Ewe nasa likod lang. Echo Slam pagkatapos at may Fisher pa na connection. And si Nico magko-convert muna but Nico dropping down low. Konti na lang ho yung buhay. BDC gusto talaga din yung morphing. Successful yung Amplify to defend out the mid lane. And for Exe, may Aegis Cheese lahat sa kanila. At kumpleto pa yung Amplify, yung kanilang throne buhay pa. Magandang pwestuhan lang talaga yung kailangan din dito ng Amplify. Kasi ang gaganda din ng mga ultimates na pwede nilang ibigay. Yung mga combo na pwede nilang ibato sa clash, magaganda ka. So syempre, kailangan din nilang ingatan yung positioning nila, ganyan. Na dapat hindi rin sila mamatay. Kasi syempre,
yun nga, maganda yung nabibigay nila, pero syempre, once mamatay ka, hindi na ganun kalaki yung damage output na pwede yung madala sa clash eh. Oh my god, 10,000 net worth. Pero buyback, no? 10,000 net worth na yan! At nawala lang agad yung 10,000 net worth. 1K na lang ulit. Biglang bumalik na sa Amplify. Kaya talaga yung net worth na yan, baliwala din talaga yan eh. Kasi yung mga matataas na net worth, like 25K gold lead na yung kalamangan. Isa, dalawang clash lang yan na mabigat. Mag-even out na ulit yung game eh. At saka dito ah, mag-boost, magsa-spike na dito yung pera ni Rior. Sa lahat ng skill tree, ito yung pinakagusto ko eh. Uy! Passive 420 gold. Naku, payaman nga siya. Currently, pa 5K na yung gold niya. Kita mo yung interest ng pack dito. Parang tumatakbo lang. Parang nasa racing. Parang nasa racing yung ano niya, guys. Yung BOT. Kanyang, level 2 na siya. Yung kanyang gold, guys. Level kahit 25. Hindi siya makakuha ng kill, kahit makulong lang siya dyan sa may base nila, talagang yayaman at yayaman siya eh. Sobrang bilis, pero Amplify, papalagpas si Ewe, teleport ho din si Ewe, nasa recall si Ewe guys ha. Uy! Dito pa! Ewe! Dito, no? Mukhang mas feel agad, wala siyang kasama. Dito pa yung triple teleport. Slardar, yung first down! Slardar, out na sa laban. Yaha, nakita pa. Dito na sinigos na sa backlines. BKB ni Abad, gagamitin rin niya na ngayon. Habang si Yaha, gusto niyang isave yung kanyang sarili. Kinaya pa nga ni Nico, pumasok at pumasok pa dito, may fusion pa sa dalawa. They are fighting under shrine. Nagkakaloon na tayo ng kaguluhan mga kaibigan, pero Echo Slam, mabibiro na po yung Echo Slam. Amplify again! Mananalo pa dito, Abad! One on one! Aalis pa dito! Na-out micro sila mga kaibigan, pero eto pa si Palos to save the day for execution. Hindi pa tapos, Nico, Fisher, tira kay Abad! Abad, makaka-timeout out muna! Uli pa si Santino, gusto dito si Kimo. Grabe naman, rekta, rekta, rekta. Sinong uunahin? May Fisher pa dito sa likod. Babalik din si PDC. Si Abad, may time walk pa. Ang kanyang Chronosphere available na naman any minute. Pop-up niya na yung kanyang satanic. Babalik din kanyang buhay. Si Nico dito, konti ng huyong buhay ni Nico. Nasa rin pa host si Nico. Si Palos, wala namang gagawa. Nasa likod na lang magpapatulog mga kaibigan. Abang, eto, si Nico makakalis pa ngayon. Papalag ba sila? Abad, nasaan na? Si Kimo, napakalayo pa. At naiwanan si Palos. Chronosphere available. Nico is out. Nico, buyback. Nasaan na? Nakang buyback si Nico. Si Palos na hex down. At BKB para kay Rior. Mano lang. Apa blast. Ang ganda. At yung Naga Siren, wala na rin si Naga Siren. At si Kimo din. Dieback yun para sa Apa doon. Ano nangyari sa Pilipinas? Oh, may buyback pa dito yung Morphling at saka Naga Siren. Yung patulog na ginawa ng Naga Siren, naging pabor pa sa Amplify, ano? Naging pang-set pa nila ng Chronosphere kasi up na dun yung Chronosphere eh. Pero buyback na nga dito si Palos. Tingnan natin yung mga buyback stars dito. Execration. Only the Morphling has the buyback. Oo, dapat pabor pa nga yun sa Execration kasi shrine area nila yan eh. Kaso kasi ang lilikot din kasi ng heroes dito ng Amplify eh. Uy, si Palos to ah! Naku! Pag namatay ka dyan, ay, napalubog pa. Iba yung napalubog. Dalawang palubog para sa kanya. So, eto, si B, si Abad. Magpapak na kanya lang BKB. Habang si Nico, papas lang yun dyan si Abad. Mamalalim lang etong ano, exe. Nakakupo. Etong exe, sinwerte pa sila eh. Kasi yung Amplify, sobrang lalim na. Oo. Sobrang lalim. Sana sinulit na lang nila na yung objectives. Kaya-kaya sana nilang move. Pero up pa naman dito yung mga buybacks nila ng heroes ng Amplify. Grabe yung super... Hindi mo alam kung kanino talaga papabore yung game eh, no? Hindi siya one-sided din. So, siguro kung direkta lang nila tong bottom lane, nakuha pa rin nila tong top lane mamaya. So, meron pa yung tier 2 pala dito yung mid. Hindi natin kasi nila napupush yung mid kasi ang pinofocus talaga nitong execution is yung ano eh. Mid lane eh. Kita mo yung pack, habang nasa ano pa siya, habang nasa kanyang death timer, bumili ng BKB. Tapos nagkaroon siya ng walang buyback. Tapos bigla nagkaroon ng buyback kasi ang bilis ng kanyang gold. So nag-BKB na si Santino. Buyback naman siya dito. Pero ala, si Abad para magpatong or mag-set. Tingnan natin ngayon ah. Ito na yung pang-apat na Roshan guys. Naku. Santino, nag-buyback po si Santino doon. Isa lang yung may buyback sa lahat ng heroes dito sa ating mga kaya ng faceless void lang. Pakita nila. Naku.
Mabilis na to eh, kasi Slardar to eh. Yan na. Mabilis na to, mabilis na to, mabilis na to. Ano nangyari sa akin? Inatam ako ko sa refresher eh. Kasi yung kaya nila yung refresher. Kailangan nila ng... ano, ng Abaddon na may Aghanim Scepter. Pero ano nangyari ko eh. Saan kaya yung Aghanims na nabigay? Sa Naga Siren. Naga. So, magpapatulog yung Naga Siren, magre-recover na doon ang mga HP. Hmm. Daya, no? Tingnan natin. So, mahirap din talaga. Ikalat ng stream kasi sure bugbugan na naman. Ikalat niyo yung stream, guys. No. Bugbuga na yung nakikita natin ngayon eh. Exe, no. Bumabalik sa kanila yung net worth nang nakuha nila yung Roshan. No. Akala mo finals na din to eh, no? Pero game 1 pa lang to ng best of 3 series natin. Rior, ganda din ng kanyang nullifier pick-off at saka sacrifice. Parang may mini doom na nga sila. Para dito, iron check tayo guys. Octarine. BJD, Aghanims. Pwede nyo na nga ito i-consume yung Aghanims eh. Para at least meron na siyang ano eh, boost of travel or movement speed eh. Si Palos Satanic, si Abad pala, si Abad Satanic. 5 second BKB, and mag-aim na siya ng kanyang butterfly. No fear, madness time. Ang, ano, Earthshaker. Lotus Orb. Ganda ng laban nila dito. Classic, classic. Mm-hmm. Pero ito si Sandino, talagang mahungulit lang na mahungulit. Eh. Uy! And itong apoglass din, sinusulit na nila pang push. Mm-mm. Siyempre, 30 seconds na lang din naman yung cooldown, no? Kaya bigay mo na din ang ibigay. Ito si ano ha, si Ancient Apparition, hindi rin siya madalas nahuhuli ha. Maganda din kasi palagi yung mga position niya. Or talagang, every time na magka-clash, late siya dadating. Kasi global naman yung kanyang ano eh, Ice Blast. Mm-mm. 5-man smoke for Exe ha. Aegis Cheese Advantage, nasa kanila. Pati yung refresher, nasa yung refresher? Kanila binigay yung refresher. And... Shadow Demon. Shadow Demon. Dalawang disruption, apat, and then anim na demonic purges. Nakakatakot. Kaya niya to lahat kasi may meron siyang side of vice. Dalawang disruption, anim na purge. Sobra pa yung purge niya. Sobra pa yung purge niya. Para sa magbabuyback naman yun. Sa magbabuyback. Oo. Grabe. I-purge mo kaya lahat, no? Pag nag- Uy! Okay. Ganun pala yung Slaughter pag mag-Slytherin Crash. Doon pala lalabas yung kanyang ano. Doon pala lalabas. Saan na kaya akyat ngayon tong ano? Execration? Yun, no? Nagsis-Slytherin Crash lang siya para may lumabas. Okay. Na-utilize din na maayos ni Ewe. May teritoryan sila parang Broodmother, oh. But then bottom lane, ang daming creeps nito sa bottom lane, ha? Kinakat na dyan ni Rior. Habang exit, nandito sa gitna. Uy, nag-TP na nga dito si Slardar sa may bottom lane. Para pigilan to si Zeo. Uy. Yan lang si Ewe, oh. May pipe din si Ewe. So, double pipe. Okay. Pipe for Kino, pipe for Ewe. Anyway, Chronosphere! Iniwanan si Palos! Habang nandito pa yung Echo Slam, pero napalubog! Echo Slam na-negate! Nico dito, popping out to BKB, uunan yung apparition na nasa likod. Habang BKB din para kay Santino, uunahin ba nila yung nasa likod? At pangalawang palubog, apparition is down. Babay ba po siya dyan? Papatulugin yung HP, 385 HP per second. Ang bilis naman dito ng makarecover. So yun, Abad is down, Rior is out. Natagal lang, Nico, hahabulin dito yung pack. Sasalit muna. So, si Rior, walang buyback yung Nature's Prophet. Ang layo pa naman sana ng kanila na creep wave, oh. Ang layo sana, oh. Dito sa baba, tsaka dito. Rerekta na. Ang ganda palubog for Yaha. Nakaposisyon lang sa loob ng puno. So, ngayon, wala na po silang fortifications. Ang bilis sa purge, guys. Biglang lusawang faceless void ni Abad. And Yaha to save the day for execution. Kasi talaga grabe yung tikit din talaga yung naging laban eh. Kaso nga lang, the moment na nakuha din ni Palos yung Aghanim Scepter, yun na eh.
hindi pong sobrang baba na ng HP ni Palos kanina. Kaso nakita natin yung 385 per second. Oo, na regen niya. Mas mataas pa sa well. Nung nagpatulog siya. Grabe naman. Maganda na sana yung start dito ng Amplify. Kaso nga lang, ang ginawa ng execution talagang patience is the key, eh, no? Hindi sila talaga go ng go. And every time naman na, halimbawa, sila yung i-go nitong Amplify, yung mga saves coming from Yaha, yung mga sustains coming from Kimo, talagang sulit na sulit, eh. Kasi syempre, alagang-alaga nila yung mga cores nila. Syempre, yung mga kills na sana, puro Amplify yung nakakuha, nape-prevent nila na nape-prevent. Sayang nga lang kasi ang yaman na din ni Abbott nung ano, eh, no? Early game, eh. Kaso lang hindi nila din na nasulit. And yung global presence nila, meron na agad na BOT itong si Pac no mga 15 minutes pa lang, 15 minute mark. Ito naman din si Jeyo, pwede siyang magtipi ng magtipi. Kaso nga lang talaga, yung alam kasi natin na talagang late gaming, late gamer talaga tong heroes ng ano, execution. So yun lang talaga yung hinintay nila, ano, ang mag-late game lang ito. And talagang sa kanila napapabor yung game. And ngayon nga, nung nagkaroon na ng third Roshan, talagang pabor na rin sa kanila. And talagang... Lahat yung, ng Roshan? Oo. Sa kanila napunta, fourth no? Fourth Roshan, hanggang fourth Roshan. Hanggang fourth Roshan nga pala, sa kanila napunta. Press pa rin for Amplify, ha? 40-40 yung score, ha? So, execution, they were almost losing the game. Kasi parang ano sila, parang naging kampante sila. Mm-hmm. And then, sa larong to, sa metang to, hindi ka dapat maging kampante. Kaya grabe nga yung bugbugan, sulit na sulit. sulit na sulit yung mga nanood dito, guys. Game number one pa lang yun. Meron pa tayong paparating, no? Game number two, titingnan natin kung makakabayo ba yung Amplify or will execution secure the best of three series. So magbabalik lang po tayo dito sa Focus Fair Gaming ESL Clash of Nations.